itong Mac, sabi nga ni Drew Oy, this could be a double tap, which is I agree na pwedeng ganyan, so pwedeng mas malalim pa yung ano, pero it's consolidating ano. Itong Mac kasi na to, tinignan natin to last time and we were able to buy participation shares here, pero sinell din agad natin. Kasi nga, kasi minsan ganun eh, kapag ka big breakouts, wow, kapag ka big breakouts yung nagaganap guys, pwedeng ang strategy natin is buy before the breakout. Let's say, paano ba masasayang big breakouts? Yung mga boss breakouts. Yung mga 2 years, 3 years, 52-week high, mga ganun. So, kapag ka big breakouts, pwedeng kung merong opportunity to buy before the breakout, pwedeng kinukuha na natin. Ano? Pwede tayong magkaroon doon ng mga siguro 10 to 25% allocation. And then the rest, pwedeng during the breakout and then after the breakout. So, this basic tranching. Kung gusto mo talaga ng parang, kung yung bias mo is nagmamaterialize habang gumagalaw yung stock. So, pwede yun. So, that's why dito, bumili tayo dito sa break, dito before the breakout point. Kasi yung breakout point, ito eh, gawin natin yung ano, red. So, bumili tayo dyan. And then, nagbenta rin tayo dun, ano. Kasi parang, hindi natin nakikita yung RSI 70 breakout na hinihiling natin. Pero the moment, so, after pag nag-breakout yan, bibili tayo during the breakout, and then kung mag-retest yan, bibili pa rin tayo, kasi that's a good stock to hold kapag ka yung mga boss breakouts na ganyan, kasi we are hoping for a magnitude of effect. So pag kasi na yung magnitude of effect, mas malaki yung consolidation, mas malaki yung, mas matagal yung waiting time, mas juicy